Uy, Stig. Okay yan eh. Bakit ganun eh? Pero pababa sa sahig. Logo. Dalawa kasi ano eh, nalaban eh. Kuha ka na lang patikim-tikim shirt, merch, Mike. Nagsimula sa patikim-tikim. Bago tayo kumain, daanan muna natin yung bisikleta kong bibilhin dito sa RD Cycles sa may E. Rodriguez, Libis, Quezon City. Nitong huling dalawang taon, dito ko sa RD nakukuha yung mga pangangailangan ko sa pagbibisikleta. Maliit o malaki meron sila. Pero ako, matagal ko ng pangarap magkaroon ng gravel bike. Kaya finally, kukunin ko na. Sobrang excited ako at ikakain natin ito. All ride na all ride tong episode natin kasi gusto kong magpasalamat talaga sa kaibigan kong si Rames. Siya ang nagturo sa akin mag-edit at kundi rin dahil sa kanya, hindi rin ako mai-inspire gumawa ng videos. Yes, pareho kaming musikero ni Rames. At siya rin ang naka-inspire sa akin para gumawa ng ginagawa ko na ngayon. At siya ang nagturo sa akin mag-edit. Kung hindi dahil sa kanya, pinagtiyagaan niya ako. Tinuro niya yung basics. At inaral ko rin kung paano siya gumawa. Tinuturuan niya ako paminsan-minsan na ito ang dapat mong shot, dapat ganito, dapat ganyan. At nakikinig ako kasi gustong-gusto ko rin ang itsura ng ginagawa niya. Gusto ko yung style niya at gusto ko yung tempo niya. Pareho kaming drummer eh. Lodi ko rin si Rames. Kaya ngayong araw, all ride at tikim ang mangyayari. Marami tayong kasama ngayon. Kasama natin syempre si Rames. Aggressor. Si Feds. Simon ng Team Manila. Si Coach Eli. Si Mark Moore. Levi and Sarah. At syempre si Hector Yuzon. Siya may pakanane doon. Kakain tayo sa may UP area. Bits! Swak na swak sana yung plano. Ang ganda kasi sa UP. Ang sarap magbisikleta dito. Maganda. Tingnan nyo naman, mapuno. Malaki yung kalye. Kaso nga lang pagdating namin doon, bawal pala pumasok. Ito yung panahon na mahigpit pa eh. So wala munang recreational activities. U-turn agad. Lipat na kami sa may Maginhawa. Maraming kainan doon. Ito ang Manglaris Isawan. Ito ang isaw na may pangalan. Ika nga eh, branded. Lahat ng mga taga-UP alam yan. Iba pa dati ang pwesto niya sa loob ng UP. Tapos nagkaroon na daw siya ng mga ibang branches. Ganun siya kalakas. Isaw lang naman siya talaga. Tsaka mga barbecue. Pero nga, maganda kasi ang environment sa UP. Napakasarap mag-ihaw-ihaw. At saka ito yung mga pagkain prang estudyante talaga eh. Ano yung special isaw yun? Ginagawa chicharon bulaklak. Ano tawag sa piyesa na yun? Ano ba tawag sa piyesa na yun? At meron pa pala silang special isaw. Yung piyesang ginagawang chicharon bulaklak.
Yun pala ang tawag dun. Espesyal. Masarap nga naman yun. Pero masarap nga lang talaga magkwentuhan, tumambay, kung saan may isawan. Yun naman ang ginawa namin. Tanungin nyo na, 20 questions. No holds barred. Kami na. I know, may meeting pala kami. Sabay umiwas. Hindi nag-ring, ano? Hello, ma? Pagkatapos ng konting tawanan, konting padyakan lang, at aabot ka na dun sa kabilang kanto. Kasi malapit lang sa isawan. Ito yung dapat din nating kakainan sa loob ng UP. Sikat din to sa mga taga-UP eh. Sa corner Masaya Street at saka ng Maginhawa, makikita mo yung Rodix. Sikat din tong Rodix at dito ko sa Quezon City rin to, sa UP mismo, natutunan kainin. Ano, alright? Alright! Yun! Nung college, pag maganda yung araw mo, ibig sabihin, kunwari pumasa ka sa exam, oh. Yung treat namin, kain kami Rodix. Rodix? Stop si Luke! Ibig sabihin, hindi ka kakain sa dorm, hindi ka kakain ng dorm food. So yung treat mo sa sarili mo, Rodix. Nice! Sa shopping center, kaso nasunog na yung shopping center ng UP, so nandito tayo sa Maginhawa. Ano naman ang kwentong Rodix mo? Kwentong Rodix, pag nagbabike, lagi dito ang puntahan. Pag yeah, laging gutom. After ng biking? Yes. Masarap eh. Ano na alala mo pag kumakain ka ng Rodix? Unang kong natikman yung Rodix kasi pag dinadala ako ng papa ko sa shopping center para magpagupit. Sa UP? So, pagkatapos doon, kakain kaming Rodix. Tapos yun, uwi na. So, ang earliest memory ko ng Rodix, talagang haircut time. Yan. Nice. Enjoy ba nakasama yun? Oo naman. Kasi parang time ko yun kasama ko, papa ko eh. Kami lang eh. Nice. Yan ang kwento ni Hector. Talagang taga UP yan at dyan ko rin siya nakilala. Paano meron siyang bandang UP na malamang kilala nyo ring lahat? Ang banda niya ay Kamikaze Cornflakes. Yan ang kabataan ni Hector. Dalawa silang singer sa banda nila. Baka lang kakilala nyo, eto sila. Si Jay at si Hector ang singer ng bandang Kamikaze Cornflakes. Pero eventually naging Kamikaze. Bakit nga ba? So, naalala ko, nung pumasok ako, Kamikaze Cornflakes pa yung pangalan. Tapos there was this one night, may tugtog kami sa 70s Bistro. Kasi yung 70s Bistro, nilalagay pa yung mga letters ng mga banda dun sa header, sa labas, kung sino yung ano, playing tonight. And naubusan na sila ng letra. So, nilapitan kami nung nagkakabit ng mga pangalan. Hindi ako yung kausap, either si Puto or si Alan yata, sinabi na, "Sir, okay lang ba na Kamikaze na lang kasi naubusan na kami ng letters sa mga ibang banda?" So yun, I think informally from that point on, parang eventually na-drop yung Cornflakes and Kamikaze na lang yung ginagamit nila. Pero ang tanong, bakit umalis si Hector? Ang sagot, sa susunod na, kasi makakasama ko pa naman siyang tumikim ng ibang pagkain. Magkikita pa ulit kami. Back to regular programming tayo. Dito sa Rodix, okay kasi al fresco. Tapos yung menu nila, very Filipino, pero ang number one dito ay tapsilog. At least para sa akin. Una kong nakilala ang Rodix nung sa UP Fair, yun ang binibigay nilang pagkain sa mga artist. Tapos pag nag-ikot-ikot ka, meron ding pwestong Rodix. So nagustuhan ko, na in love ako sa lasa ng tapsilog nila, pero marami ring ibang ma-order dito. O 1949 pala nandiyan na sila. At marami na rin silang branches ha. Pero ako mostly na-associate ko siya sa UP o basta Quezon City, Rodix, 'yun na naiisip ko. Hindi pa rin nagbabago yung lasa nitong Rodix.
mula nung una ko natikman, nandun pa rin yung tamis at saka yung bango. Hindi yung mabangong pabango. May aromatic siya na Rodix lang. Meron namang ibang shredded na tapa. Pero hindi kasing lasa ng Rodix. So, may sariling lasa talaga yung tapa ng Rodix. Sige ko, ibang iba yung nagpunta sa mga ating kompensa. At malaking factor nga yung anat tamis niya. Meron na meron talaga. Plus, yung garlic rice nila. Eh, baka nga may veggie kasi sobrang sarap. Masarap na sarap. Sobrang garlicky. Tapos ang style dito, eh medyo papaliguan mo talaga ng supa. Kukontrahin mo yung alat at saka tamis. Okay, ang Rodix Tapsilog, ito yung shredded na tapa. Iba yung lasa niya sa ibang shredded na tapang natikman ko. Meron siyang sariling sarap. Bakit? Kasi siya yung mas matamis na tapa. At pag sinabing Rodix, hindi lang siya basta tapa, kasama yung sea at saka yung log. Hindi pwede siya, hindi siya stand alone eh, kasi yung fun ng experience niya, yung tatlo na yun. Kasi masarap na masarap yung sinangag niya. Maniwala kayo sa akin. Pag kinain nyo, parang mabibitin ka kung tapa lang yan. Pero pag sinangag ng Rodix, pasok na pasok, pati yung itlog. Yung tatlo na yun sabay, yun nga sabi ko, papaliguan mo ng suka. Sobrang sarap. Pero kung hindi ka mahilig sa matamis, hindi mo to magugustuhan. Kasi nandun siya sa side na yun. Pwede kita yung dun sa may bakante, Lord. Sarap pa rin. May bike stand na doon. Hindi ko pag ginagalang ito, matutuwa na ako. Diba? 2 minutes lang sa person. Ini-edit ko naman. Meron siyang gatil. Oo, meron siyang gatil. Gatil ba o gatil? Pero ano na siya eh. Kumbaga durog na siya. At saka dahil nga durog siya, yung lasa niya, talagang kumapit na sa every bits ng tapa na yun. Basta masarap yung ano niya, aromatics niya itong tapa na ito. Harap? Overall package talaga ito, Rodix. Kasi meron naman na akong ilaw. Hindi ko rin magkakamali dito. Oo nga, hindi ka magkakamali sa Rodix. Kaya ito ako, bumalik ako nung binuksan na ng UP yung gate nila para sa recreation. Sinama ko yung pamilya ko. At ipapakita ko lang din sa inyo kung ano yung trip dito sa campus na to pag weekends. Hindi, ano lang yan, nag-camp lang na yung ano. Ang ganda ng eksena sobra kasi may mga nagka-camp. May nagdadala ng tent, may nagpi-picnic, dala ka lang bola, maglaro ka. Kung meron ka namang pets, may area din sila for that. Pero dito sa Oval, hindi ata pwede. Pati yung biking, medyo ibinawal nila ngayon. Okay lang, kasi tingnan nyo naman, ang dami mo magagawa dito. Nagkita-kita kami ng bandmates ko. Pati yung inaanak kong gwapong-gwapong si Elvis ay nandito ngayong linggo. Baby boy! Tuwang-tuwa ang mga ninong at ninang. Ang saya lang ng linggo namin. So yan ang trip namin. Pag meron kaming time na pwede magsama-sama, ginagawa namin. Sa labas ng pagbabanda. Pagtapos ng lahat na yan, kainan time na. Ito na, malapit sa bahay ng alumni. Sa corner, magsaysay at balagtas sa loob ng UP mismo. Diyan ang Rodix. Bago na tong Rodix na to, hindi na to dun sa may shopping center. Ito na yung sa may Epsilon Chi Center. Dito nagpa-practice ang basketball team ng UP.
game. Rodix ulit. Ba't naman hindi? Tatryin natin itong kaldereta ng Rodix. Medyo hinahabol ko yung araw. Walang planong kumain. Pero nakalimutan kong orderin eh. Na masarap nga pala yung kaldereta ng Rodix. Hindi lang pala siya tapsilog. Marami kasing ulam na pwedeng kainin doon. At ito yung isang dapat nyo matikman. Sarap. Creamy to ah. Sarap ng ano nila. Hindi maanghang. Pero dahil nga yung lasa ng sabaw niya, malapot pati. Creamy, creamy, tapos lasang lasa yung beef. Grabe, sarap nga pala nito. Masarap na kaldereta. Ako kumuha ko ng ano dyan, ng sili. Medyo tinatamad na akong hiwa-hiwain. Pero mas masarap ang kaldereta maanghang, di ba? Kung nakaupo lang tayo, itong punong-puno, ang daming tao eh. Pero nakatayo lang, ayos na. Sarap. Ito yung patatas, yung lumambot na sa tagal ng pagkakaluto. Pero ang champion lang ng pagkamalapot niya. Hindi ko nga alam, baka nga tama si Atari. Sabi niya, gata ata yung ginamit na kasama nung. Sabi lang niya, baka nga pwede. Kasi masyadong creamy lasang sarap eh. Baka nga yung tomato sauce na may gata. Pwede nga ano. Wow, ang sarap. Ang sarap lang. Hindi ko lang matiis. Dapat di ko na isasama. Yan yung paksiw na lechon. So, solid talaga yung variety ng ulam na makukuha mo sa Rodix. Meron pansisig ah. At gusto, pinupush ni ate sa akin. Kaso, parang mas interesado ako dito. Sarap. Wala nga lang siyang balat. Kasi hindi naman siya totoong lechon na galing sa buong lechon. Mas makarni siya kaysa sa mas mabalat na lechon. Yung may lutong pa na lumambot yung balat at ginawang paksiw. Mas malaman siya. Pero masarap yung timpla ng paksiw niya. So yun, panalo yung paksiw at panalong panalo yung kaldereta. Yun ang kwento ng pagkain ko pag sinabi na UP o Quezon City. Rodix. Meron tayong kanya-kanyang kwento tungkol sa mga paborito nating tapahan. Pero ako ba sa Quezon City ito? Lalo na sa UP. Nakakatuwa ring isipin na medyo bumabalik na tayo sa normal ulit. At mabuti mayroong mga ganitong lugar para makalabas tayo. Para maisama natin yung pamilya natin. Sana magtuloy-tuloy na to. Alright!